Hey Lord God, muli o Panginoon ng Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat o Ama sa binigay mong muling pagkakataon o Lord God na mapagbulay-bulayan namin o Lord God ang iyong mga banal na salita. Nawa o Lord God ang mga lalabas lahat ng mga banal mong salita sa harapan na ito o Lord God ay maging aral sa aming buhay o Lord God, tumimo sa aming mga puso o Lord God at may pamuhay namin ang mga banal mong salita o Lord God. Hallelujah, kayo po ang manguna o Lord God, itago niyo po ako sa inyong likuran o Lord God upang hindi ang aking presensya ang kanilang makita o Lord, kundi o Lord God ang iyong mga banal na presensya ang kanilang maramdaman o Lord God. Hallelujah Lord God, kayo po ang magbigay ng mga salita sa aking labi o Lord God na aking bibigkasin o Ama. Hallelujah Lord God, muli o Lord God, kayo po ang pinupuri namin at pinasasalamatan. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, tayo po ay natiling nakatayo habang tayo po ay bubasa ng mga banal salita natin po ng Diyos. Sa Isaiah 42:1-7 at sa Matthew 4:12-17. 42:1-7 at Matthew 4:12-17. Amen. Sabi niya sa 1, sa 42, "Behold, my servant, whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighted. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry, nor leap up, nor cause his voice to be heard in the street. Or bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench. He shall bring forth judgment unto truth. He shall not fail, nor be discouraged, till he have set judgment in the earth. And the isles shall wait for his law. Thus saith God the Lord, he that created the heavens and stretched them out, he that spread forth the earth, and that which cometh out of it. He that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles, to open the blind eyes, to bring forth the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house." That's a Matthew. Amen. Matthew 4:12-17. Sabi niya dito, "Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow that light sprang up from the time Jesus began to preach, and this and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand." Praise God, tayo po nakapupo na. Amen. Praise God, papalayan ng Panginoon natin. Amen, ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Praise God. Amen. Kinawa ko yung message na to sa turn on the light. Pero pinamagatan ko to, turn on the light to germatize the seed. Amen. Yung binasa natin, amen, si Prophet Isaiah yung nag-prophesy dun sa, amen, sa Isaiah na meron darating na great light. Amen. Upang makikilala yung Gentiles. Amen. Sa panahon natin. Amen. At sa panahon na nung dumating si Jesus Christ. Amen. At lahat, amen, kung papansin nyo, lahat ng inspired na ginamit ng Panginoon Diyos sa Old Testament, saints, amen, lahat sila, lahat ng testimonies nila, amen, pumapatungkol lahat kay Jesus Christ. Amen. Tandaan nyo yung na-preach, yung na-message ni Brother Branham, yung pinagkukwentuhan kahapon, nung pinuntahan ni Jesus Christ yung paradise. Diba, in-empty out, diba, sabi nun sa message ni Brother Branham, isa-isang na nakita nung pagbukas ng pinto, si Jesus Christ yung nakita nila. Ah, ito yung ano, yung sinasabi sa gato, katulad nung kay Job. Sabi niya, "My Redeemer liveth," diba, sabi niya. Amen. Lahat sila nung binuksan nung pinto na yon, nakita si Jesus Christ.
La, so lahat ng pinatotoo nila nung nandito sila sa lupa, totoo yun. Na si Jesus Christ yung pinatotoo nilang na bababa mula sa langit galing sa ating Panginoon Diyos. Amen. Pero yung pinaka, yung para sa kaunawaan ko, kasi yung pinaka great na prophecy yung nangyari sa kay Isaiah, nung sinabi na, the virgin shall conceive. Amen. Praise God. Tapos sabi niya, sabi pa, his name shall be called Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Amen. At sa yung binasa nga natin sa Matthew 14 to 17. Amen. The people saw great light. Amen. When Jesus came to land of Zebulun and land of Naphtali, by the sea, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee to Gentiles. Amen. Alam naman natin nung pumunta si Jesus Christ dito, sa ano lang, di ba? Sa, para sa Diyos lang. Amen. Pero nakita rin yung liwanag ng mga Gentiles eh. Nakita rin nila yung liwanag nung dumating ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Gaya na sa atin, nung dumating yung ilaw na to, nagpatuloy na to hanggang sa panahon natin. Yung ilaw na nung dumating yung ilaw si Jesus Christ. Amen. Di ba sabi nga, nung namatay si Jesus Christ, di ba? Yung, sabi niya, ibibigay ko yung spirit, di ba? Sabi niya. May sinasabi siya doon sa ano eh, sa... Anong verses yung sa... For a while, sabi niya, you will not see me, the world will not see me, sabi niya. But a little while, you will see me, sabi niya, di ba? So yung you will see me na yun, yung spirit niya na yun, nagpatuloy yung ilaw. Nagpatuloy yung ilaw through church ages hanggang sa panahon natin. Amen. Kung yung dati yung buhay natin, amen, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoong Diyos, amen, nasa madilim na buhay, sabihin natin nasa sanlibutan tayo. Alam naman natin yung pag nasa sanlibutan tayo, yung buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Walang direction yung buhay natin. Amen. Hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Hindi natin alam yung mangyayari sa atin. Amen. Pero nung dumating yung ilaw, amen, yung ilaw na galing sa Diyos, amen, yung Holy Spirit, amen, yung liwanag na to, amen. Sabi nga, yung seed na nasa atin, amen, na buhay. Amen. Amen. Yung seed na to nagkaroon ng buhay. Amen. Kaya yung seed na to nagkaroon ng ilaw. Amen. Napunta sa atin yung ilaw na yun. Amen. Kaya naging, sabi nga, we are the light of the world. Amen. Praise God. Sabi pa, amen. Sa, amen. Sabi nga nung propeta, amen, binabasa ko to. Na-excite ako siya pag binabasa ko yung turn on of the light. Ilang beses kong inulit-ulit. Amen. Sabi niya, nung sa Genesis 1-2, yung kagabi, yung, kasi hindi ko rin masyadong maintindihan yung kagabi, yung sa Genesis 1-1 at Genesis 1-2. Amen. Alam natin, di ba, sa atin, yung buhay natin, dati madilim. Yung buhay natin, baka sabihin natin, walang anyo yan. Parang yung mundo noon, bago nilikha ng Diyos yung mundo, di ba sabi sa Genesis 1-2, yung Espiritu ng Diyos lumalakad sa kadiliman, sumasa ibabaw sa buong mundo. Amen. Ganun yung buhay natin dati, madilim. Amen. Ngunit nung lakita ng Diyos na kailangan ng liwanag ng mundong ito, nilikha niya yung araw. Nilikha niya yung araw upang magkaroon ng liwanag, upang i-separate niya yung light sa darkness. Amen. At amen, at doon nagsimula nung nasinagan nung sabi ng propeta, yung seed, yung mga seed na nandito sa mundo noon na preserve lang. Sabi niya, na preserve lang yan. Kaya nung nasinagan ulit ng araw, amen, umusbong ulit. Amen. So ganun tayo, nung pinanganak tayo dito sa mundong ito, amen, dala-dala natin yung seed. Meron na tayong seed sa paniniwala ko, amen. Meron na tayong seed, amen. Hanggang sa tayo lumaki, hanggang sa nakilala natin yung salita ng Diyos. Amen. Nung nakilala natin yung salita ng Diyos, amen, dun umusbong yung seed na yun na germitize, sabi nga. Na germitize yung seed na yun. Saka, so ngayon, andito tayo ngayon, amen, sa presensya ng Diyos. Amen. Gusto ko lang balikan, amen, dun sa mga hindi pa masyado nakakaano. Sabi kanina, bago yung Genesis 1-1, meron ng mundo.
Amen. Meron ng mundo. Ito yung panikpanawag ni Satan nung hindi pa siya nakakasout. Hindi pa siya nakakasout mula sa ano, sa dito sa mundong ito. Sabi nga siya yung, kung di ako nagkakamali, siya yung dati Bright and Morning Star. Tama ba? Si Satan. Nasa kanya yung 12 precious stones, di ba? Ngayon, nung nagkaklas siya mula sa langit, amen, nung pinatapon siya dito sa mundo, amen, nung yung mga nakatira dito sa dati sa mundo na to, yung mga malalaking hayop, amen, sabi nga doon sa, mababasa nyo sa Revelation, meron doon yung matandang dragon, yung old dragon, sabi nga, ay, saka yung serpent, ay, yung pinoses ni Satan, amen, pinoses niya yun, pinagkagulo-gulo niya yung mga nandito sa mundong ito. Pinagpapatay niya lahat ng mga hayop, amen. Hanggang sa yung mga dugo ng hayop na yun, pumailang lang sa harapan ng Diyos. Hindi niya gusto yung amoy ng masangsang na yun. Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya yung ilaw. Nung tinanggal niya yung ilaw na yun, yung mundo ito nagkaroon ng Ice Age. Kaya kung mapatitingin natin sa mga history, meron sila ng mga nakukuwang mga buto-buto ng mga dinosaurs, di ba? Yung malalaking hayop. Amen. Kaya doon nagkumpisa yung Ice Age. Pagkatapos nun, yung Ice Age na, doon na nilika, nireplenish ng Diyos yung mundong ito. Amen. Praise God. Sabi nga, the sun is the king of the lights. Amen. Alam natin yan. Sa natural, amen, kahit anong ilaw yung itapat mo sa araw, hindi mo makikita yung ilaw na itatapat mo sa araw. Kasi yung pinakamalaking, pinakailiwanag yung araw pa rin, amen. Gaya na sa ating panahon ngayon, amen. Sa mga denominations, amen. Yung hawak nila, flashlight, amen. Kaya hindi sila maka, amen. Hindi nila makita yung salita ng ating Panginoon Diyos, amen. Binabasa lang nila by word. By word lang nila binabasa. Pero yung liwanag, wala sa kanila. Yung hawak lang nila, artificial light. Amen. Kumbaga, yung nasa kanila lang, sariling kaunawaan lang nila yung ginagamit nila. Amen. Pero kung sabi nga ng Panginoon Diyos, nung binigkas niya yung salitang, let there be light. Amen. Nahawi yung kadiliman dun sa liwanag. Amen. Ganun yung nangyari sa atin. Amen. Nawa, amen, sa mga nasa denomination pa na nangangailangan ng ilaw, amen, na galing sa ating Panginoon Diyos ay naway makita nila, amen. At yung mga naka-preserve, sabi nga yung sa mga denomination ay may mga naka-preserve pa na life, amen. Hanggat nandito pa, sabi, hanggat nandito pa yung biyaya ng ating Panginoon Diyos, amen, yung ilaw na to patuloy na gumagalaw. Amen. Nagtatawag. Amen. Lumiliwanag upang mahanap yung mga seed na dapat mabuhay. Amen. Sabi nga, yung sun, S-U-N, sabi nga, came from the Word of God. Amen. And also, the S-O-N, amen, came from the Word of God. Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa 14, yung John 1:14, and the Word was made flesh. Amen. Hallelujah. He's the yesterday, today, and forever. Amen. It always God, sabi ng propeta. It was Christ in Noah, sabi nga. It was Christ in Moses. It was Christ in Job. Amen. It was Christ in all the Old Testament saints. Amen. Saka ngayon, it was Christ. Amen. In His church, hallelujah. The fullness of the manifestation of God's word, amen, is made known through Jesus Christ. Amen. At sa labas ng liwanag na to, kung nasa labas ka ng liwanag, amen, walang buhay na mabubuhay. Amen. Kaya ng example natin, pag may mga tinanim kami mga binhi, kung hindi na sinasisinagan ng araw, hindi na mabubuhay. Amen. Natural man or spiritual. Pag hindi na sinagan ng, kung tinago mo lang yan, hindi na sinagan ng araw, hindi mabubuhay yan. Kailangan ng binhi ng ilaw. Amen. Para ma-germatize yung seed. Amen. Sabi nga sa John 8:12, sabi nga, then Jesus speak again unto them, saying, I am the light.
I am the light of the world. He that followeth me shall walk not walk in darkness, but shall have the light of life. Sabi niya. Amen. But when God sends His light, amen, and make it known to the people, amen, nung dumating si Jesus Christ mula sa nung bumaba siya sa mga Jews, sabi nga, they rejected it. Sabi nga, like the Pharisees, Sadducees, mga high priests, hindi nila nakita yung liwanag na yun. Amen. Kasi naka-prophecy yun eh. Na sila binulag, bubulagin sila. Amen. Hindi ng spirit ng natural eyes, spiritual eye. Amen. Binulag sila. Amen. So, ano yung nagbulag sa kanila? Amen. Dahil sa kanilang mga laws at tradisyon. Amen. Kaya hindi nila nakilala yung misaya na darating, yung ilaw na darating. Amen. Sabi nga, Jesus is the light of the Gentiles. Amen. He's the light of the world. He's the light of the world, but He was rejected. Sabi nga nung ating propeta, that's the sad part, sabi niya. Nung nireject nila yung Messiah. Eh yun yung pinakamasakit na nangyari. Amen. Nung ipinapako nila yung ating Panginoong Jesus. Amen. Pero, amen, by grace, we are saved. Amen. Sabi nga, niredeem na tayo. Amen. Inaayos lang. Amen. Sabi pa ni, amen, ni Brother Branham, amen, nung sa mga nabasa ko. Sabi niya, and why the people could not see? It seems strange to us now, sabi niya. But because we're looking back through a rear view mirror, sabi niya. Did you ever know if you keep looking back, sabi niya, that way you'll wreck, sabi niya. Ibang hindi ka makaalis. Parang sira yung hindi makaalis siya, sabi niya. Let's look what's ahead for us, sabi niya. Huwag tayo lingon ng lingon. Amen. Kung hindi kong tayo ng lingon, hindi ka makakarating sa patutunguhan mo. Amen. Kailangan tayo mag-focus kung saan tayo pupunta. Amen. Kung saan tayo ililid ng liwanag. Amen. Praise God. Sabi nga sabi pa dito. Sabi niya, that's what we're doing, denominations. Sabi niya, hindi sila maka-move on. Amen. Kasi they don't have the light, they don't have the true light that will guide them. Amen. Pero nga silang ilaw. Amen. Pero silang ilaw na hinahawakan. Pero artificial. Amen. Flashlight. Amen. Hindi sapat yung ilaw na ito. Amen. Para makita nila yung tunay na salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Just like the unwritten and the written word. Amen. Sabi nga yung example ni Brother Johnny nun, yung iceberg. Kung yung taas lang yung titignan mo, maliit lang yung makikita mo. Amen. Amen. Pero kung titingin ka sa pinakailalim, sa ilalim ng maliit na yon, makikita mo yung kabuuan ng malaking iceberg. Amen. Ganun yung mga mananampalataya ngayon sa mga ibang mga denominations. Amen. They only read the Bible. Amen. But they don't see the life behind the letters. Amen. People, Paul said, sabi nga, napag-sharingan din ito kahapon, sa 2 Corinthians 3:6, who also had made us able minister for a New Testament, not of the letter, amen, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. Amen. Amen. So kung sa letter ka lang mababasa, amen, sabi ni Paul, pwede ka mamatay dito. Amen. Amen. Pero kung sa spirit, amen, amen, behind that letters, ayun yung titignan natin, amen, buhay yung mahahanap natin, amen, buhay na walang hanggan, praise God. So, amen, kailangan talaga natin ng kapahayagan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kung walang revelation, amen, walang saysay yung pananampalataya natin, amen. Sabi nga, mas maganda mag-enjoy ka na lang dito sa mundo, amen, kaysa pumunta ka ng impyerno na hindi ka nag-enjoy dito. Amen. Hallelujah. Gaya ni Peter, amen. Si Peter, sabi niya, kaya talaga kailangan natin ng revelation, sabi niya, nung tinanong siya ni Jesus Christ, kung sino sa tingin niyo si Jesus Christ, sabi niya. Yung iba sinabi, ikaw si Elias, ikaw isang propeta. Pero si Peter, sabi ni Peter,
Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen. Amen. And Jesus Christ answered, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood not revealed. Amen. Unto thee, but my Father which is in heaven. Amen. Amen. So sa flesh and blood, kung sariling kaunawaan natin yung ating papairalin, hindi talaga natin maintindihan yung salita ng ating Panginoon Diyos. Pero kung hihingi tayo ng kapahayagan mula sa ating Panginoon Diyos, amen, amen, lahat ng ito, lahat ng mystery na ito, mauunawaan natin. Amen. Praise God. Amen. Kailangan na talaga natin ng ilaw para mauunawaan natin yung mabandal na salita ng ating Diyos. Amen. Sabi nga, Jesus Christ is the real today as to a human heart as ever, as He ever was. His power, His living presence is just as real today it as it ever was. Sabi ni sa message si Brother Branham. Amen. Sabi nga sa ano kanina, yung nabanggit natin. Sa John 14:19-20. Yung kanina, yet a little while the world would see me and the world would seek me no more, but ye see me because I live, you shall live also. Sa 20, sabi niya, and that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. He, sa 21, he that hath my commandments and keep them, he is in that loveth me. And he that loveth me shall love my thy Father. And I will love him, and I will manifest myself unto him. Amen. Yung pangako na Panginoon Diyos na ito, amen, nangyayari sa ating panahon. Amen. Sabi niya, the world is blind because of their creeds. Amen. But Jesus said, you see me. Yung may mga revelation, amen, na galing sa ating Panginoon Diyos, makikita niya, makikita nila yung ilaw. Amen. Yung totoong ilaw, true light, sabi nga. Hallelujah. Jesus Christ is in the power of His resurrection and in all the fullness of His promise that the Holy Ghost manifests these things and made them right. Amen. That God has promised and He'll do it. Amen. Alam natin na hindi sumisira yung sa pangako ang ating Panginoon Diyos. Amen. Kung ipinangako niya ito, mangyayari at mangyayari ito. Hindi man mangyayari ito sa oras na hiningi mo ito. Amen. Dumaan man ng ilang taon, mangyayari at mangyayari pa rin ito. Amen. Gaya nung kay Abraham, nung pinangakuan siya na magkakaanak siya. Amen. Hindi naman instant na manganganak na agad, mabubuntis agad si Sarah. Amen. Kailangan pa ng body change. Amen. Para magkaroon ulit ng sabi nga, ng milk vein yung mga ano ni breast ni Sarah. Amen. Upang makapag-bear siya ng sanggol na kanyang dadalhin. Amen. Ilang years yun bago natupad. Amen. Matagal. Pero nangyari. Amen. Amen. Kailangan lang natin ng faith. Amen. Sabi nga, faith is a substance, things which hope for. Amen. Praise God. Amen. Alam niyo ba yung, alam naman natin lahat kung yung parable of the seed, di ba? Amen. Yung sa Luke 8:14-16. Amen. Amen. Basahin natin ito. Amen. Sa Luke 8:14-16. Medyo mahaba. Amen. Sabi dito sa 4. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he speak by a parable. Amen. Marami nag-gather, amen, sa kanyang harapan. Si Jesus Christ. Sa 5, sabi niya, a sower went out to sow his seed. As he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down. And the frost of the air devoured it. And some fell a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. Verse 7, and some fell among thorns, and thorns sprang up with them, and choked it. And the other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit, 100-fold. And when he had said this, he cried, he that hath ears to hear, let him hear. Verse 9, and his disciples asked him, saying, what might this be this parable be? Sabi ng mga propeta, ng mga disciples. And Jesus said, and he said, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but to others in parables, that seeing they may not see, and hearing they may not understand,
Now, the parable is this. Amen. The seed is the word of God. Those by the sideway are they that hear, then cometh the devil, and take it away, the word of God, out of their hearts, lest they should believe and be saved. So 13. They on the rock are they, which when they hear receive the word with joy, and this have no root, which for a while believe, in time of temptation fall away. 14. And that which fell among thorns are they, which when they have heard, go forth, are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard and the word keep it, and bring forth fruit with patience. No man, when he hath lighted a candle, covered it with a vessel, or put it in under a bed, but seated it on a candlestick, that they which enter may see the light. For nothing is secret that... Amen. Hanggang doon lang para sa 16. Praise God. Sabi nga kanina, amen, this flesh, amen, this flesh is the ground of the seed. Amen. Itong katawan na to, ito yung ground. Amen. Nung pinanganak tayo dito, sa mundong ito, binigay na sa atin yung seed. Amen. Yung seed na ito. Sabi nga, at kapag yung ilaw na yon lumiwanag sa buhay natin, amen, magsisimulang mabuhay yung binhi na nasa ating katawan. Nasa atin, amen, nasa ating mga puso, amen. Pero, amen, sabi nga dito yung sa parable of the seed na to, amen. Amen, kapag yung binhi na to, amen, kapag yung binhi na to ay hindi na buhay, amen, ikaw yung nandun sa verse 12. Amen. Those by wayside, sabi niya, are they here that cometh the evil and take it away, the word of God in their hearts, lest they should believe and be saved. Amen. At sabi pa, amen, kapag ang binhi naman na ito ay nabuhay, ngunit sandali ay namatay, amen, wala tong ugat, amen. Ito yung nandito sa 14. Sa 13, amen, pinahulog sa mga batuhan, amen, nagkulang sila ng pananampalataya, amen. Amen. Kapag naman yung buhay na ito, nabuhay nga, amen, sabi natin nabuhay yung binhi na ito, amen, ngunit mayroong mga humahad lang, amen, may mga humahad lang, amen, sa paglaki ng binhi na ito, amen. Ano yung mga humahad lang? Sabi nga sa 14, sabi niya, ito yung mga riches, pleasure, amen, yung mga magagandang bagay dito sa sanlibutan. Amen. Eh yung nagiging hadlang, amen, upang magpatuloy ka sa pananampalataya mo. Amen. Kaya hindi ka nagkakaroon ng fruit, sabi. Amen. Ito yung pinakamaganda sa 15. Amen. Andito tayo. Amen. Praise God. Doon ang Panginoon Diyos. Amen. But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. Amen. Sino itong mga to? Amen. Praise God. Amen. Sabi nga sa Matthew 14, 16. Matthew 4, 14 to 16. Sabi nga, you are the light of the world. A city that is seated on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and give it light on all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may be see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Your exhortation na to is encouragement. Amen. Na gamitin natin yung ilaw na may makita ng mga tao. Amen. Yung ilaw na nasa atin, yung tinanggap nating ilaw, yung true light. Amen. Makita natin sa buhay natin na gumagalaw ang ating Panginoon Diyos. Amen. Hindi yung pag nakita ka ng tao, ito, Kristiyano ba to? Amen. Hindi ganoon yung magiging expression nila. Amen. Kundi pag nakita ka nila, ito, mabuting Kristiyano ito. Amen.
Praise God. Sabi nga nung prophet, sabi niya, "Don't refuse the light of the gospel of Jesus Christ, which bring the warming rays of the Holy Ghost upon, makes you a new creature in Jesus Christ. Don't try to walk in some glare of another age." Ayan. Now, that glare might be all right in the other age. It might be all right for them. Amen. So mga church ages, alam natin may mga liwanag din na dumaan sa kanila. Amen. Pero hindi tayo pwedeng dapat manatili dun lang sa ilaw ng nakaraan. Amen. Sabi nga ng ating propeta sa nabasa ko, sabi niya, hindi ka na maiinitan ng araw kahapon, sabi niya. Kasi nakalipas na yan. Amen. Mainitan kayo yung panahon, yung araw ngayon. Amen. So, sabi nga kayo na, don't look in the rear view mirror. Huwag natin babalikan yung... Pero sa kanila, sabi nga, meron tayong natutunan. Amen. Naaral. Amen. Pero, sabi nga, yung by day, the revelation, tumataas na tumataas yung revelation. Hindi tayo pwedeng maging stagnant. Amen. Kailangan yung kaunawaan natin tumataas na tumataas. Amen. Kasi yung kaaway, amen, tumataas din yung pandadaya niyan. Amen. Yung kaalaman sa pandadaya, tumataas din na tumataas. Sabi nga, if possible, it will deceive the elect. Sabi niya ganun. Amen. Pero unang Panginoon Diyos, alam natin na nasa atin yung ilaw. Amen. Praise God. At, amen. Sabi pa, kagabi na pag-uusapan din yung mechanics saka dynamics. Amen. Denomination have the mechanics. They have the Bible. Amen. Bible lang. Amen. Wala silang dynamic. Amen. Nasaan kaya yung dynamic nila? Amen. Amen. Nandyan nga yung Biblia. Amen. Nandyan yung Bible na babasa nila. Amen. Pero yung power, amen, power of the Holy Ghost. Amen. Hindi nag-work sa kanila. Amen. Bakit? Kasi may mga nakatanim sa kanila. Creeds. Amen. Kaya hindi pumapasok yung ray of light. Amen. Sa kanilang buhay. So, kailangan natin. Amen. Amen. Niniwala ako dito sa church na to. Amen. We have the mechanics and dynamics. Amen. Alam ko na gumagalaw ang banal na spirito sa bawat isa. Amen. Nagpupor ng revelation. Amen. Yung ating Panginoon Diyos mula sa langit. Amen. Kaya, amen, bago ko magtapos, amen, gusto ko lang i-share din sa inyo yung isa pang sinabi ni Brother Branham. Sabi niya, "Now it reminds me of another little story. Not going back to the story, sabi niya. But a friend of mine was standing in Carlsbad, New Mexico. When we was there holding a meeting up at Carlsbad, and there was a bunch of people went down in this cave," sabi niya. Meron kasing cave doon. May cave na pinupunta, parang tourist spot siguro yun. Sabi niya, "Oh, I never did like that stuff," sabi niya. "They're down there where it's deep and about a mile in the ground. I am satisfied up here," sabi ni Brother Branham. Ayaw niya pumailalim. "So they went down too. I want to go higher, not lower," sabi Brother Branham. "They took," sabi niya, this fellow went down in there, and he was a man friend, and his little girl and a little boy went down with them, and they went way down in the big basement, oh, I guess hundreds and hundreds and hundreds of feet below the surface of the earth, went down there, and the man there by the switch, all at once, turned off the switch, and it was black and dark, till you couldn't even see your hand moving down in front of you, in front of your face. A little thing was real scared," yung babae, sabi niya. "She began to scream to the top of her voice, 'Oh, it's dark, it's dark, it's dark,' hysterically screaming. Her little brother happened to be standing. He screamed out in the darkness and he said, 'Fear not, little sister. There's a man who can hear, who can turn on the light. Hallelujah. That's the little church. What's the little church going to do? Don't worry," amen, sabi yung propeta. "There's a man here today that can turn on the light. That's the Lord Jesus Christ." Praise God. Amen. Ang ganda lang po yung pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos.
Amen. Kung meron po, meron akong nasabi na hindi naging kalugod-lugod sa ating banal na harapan natin pang ng Diyos, humihingi ako ng patawaran at gayon din sa mga nakikinig. Amen. Sige. God, tayo po itadako na sa praise and worship song.